Naliliitan ang ilang senador sa ipinapanukalang budget ng Department of Health para sa susunod na taon. Maging ang pondo para sa bakuna sa COVID-19, kinikwestiyon kung sasapat ba para sa 20 milyong Pilipino na prioridad na mabigyan nito. Nakatutok si Cedric Castillo. Base sa 2021 National Expenditure Program, 2.5 billion pesos ang balak na ilaan para sa pagbili ng COVID-19 vaccine. Sapat lamang ito para makabili ng 3 milyong vaccines, malayo sa target sana ng DOH na 20 milyong bakuna. Kaya tinatanong ni House Speaker Alan Peter Cayetano, sapat na raw ba talaga ang hinihinging budget na ito ng DOH? Help us come up with a budget na akma talaga. I'm a little bit concerned, and nandito yung DOH, so parating nyo rin kay Secretary, kasi nakita ko sa news, $1.2 billion ang hinahanda ng Australia para sa vaccine. Ang total na bibigyan ng bakuna, aabot po ng more or less 20 million. Humingi po kami ng halagang 12.9 billion. At ito po yung sanang pagkakagastusan ng mga cohorts, no? Yung pong medical frontliners, healthcare workers, public health, and hospital healthcare workers. Tapos yung pong mga frontliners, yung pong ating mga senior citizens, at ang ating pong mga mahihirap na mga kababayan, at ang iba pa pong mga grupo katulad ng Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines, na yan po ay inatasan kami ni Pangulong Duterte na i-prioritize po ito. Mula 1.53 billion pesos na ipinasa bago magkaroon ng pandemic, umakyat sa 13 billion pesos ang hihinging budget ng DOH para tumugon sa COVID-19 crisis. Ang kabuuang budget ng Health Department naman para sa susunod na taon ang binusisi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, maging siya naliliitan dito. 153 billion for this year, as adjusted with Bayanihan 1 and 2. And yet, for next year, we are only allocating 131 billion. Isn't there something wrong with this, Mr. Secretary, when in fact we should recognize that our economic recovery depends upon protecting public health? This year, we invested so much on the capital consideration or investments like testing machines, and that's why we have very huge expenditure for this. Next year, what will be covered mostly are the consumables, the test kits. Tanong naman ni Senator Risa Ontiveros, sa kabila ng pandemic, balak bang tipirin ng pamahalaan ang health sector? Yung health budget natin hindi dapat fifth priority sa gitna ng isang pandemic. Kulang ang budget natin para sa surveillance ng COVID-19. Hindi tinaas ang budget ng PhilHealth kahit maraming Pilipino ang nakasalalay dito. Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras.